Sa lahat ng mga SSS members, mas pinalawig po ang deadline para makapag-apply at makapag-file kayo ng inyong SSS claim hanggang August 20, 2024. Sino-sino nga ba ang pwedeng makakuha ng up to 20,000 pesos mula sa SSS? Pag-uusapan natin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood, mga SSS members, lalong-lalo pa sa mga tinamaan po sa Lindol noong April mga ka-vlogs, nitong taon lamang sa bansang Taiwan, sapagkat kayo po ang inaantay ng SSS na makapag-file ng inyong SSS Calamity Loan at makakatanggap po ng up to 20,000 pesos. Narito po ang buong detalye. Atin po munang basahin mula mismo sa website ng Social Security System or SSS. So ayon po dito sa website ni SSS, Earthquake Affected SSS Members in Taiwan can apply for a calamity loan. Social Security System or SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasait today announced that members affected by the recent magnitude 7.4 earthquake in Taiwan may avail of a calamity loan until August 20, 2024. Macasait said that SSS offered a calamity loan assistance program or CLAP to its members living, residing, or working in Taiwan when the earthquake struck the island on April 3, 2024. The calamity loan offered to members in Taiwan was a historic first for SSS since we have never extended financial assistance calamity hit members outside of the Philippines until now. It only proves that we are always ready to assist our members when wherever they are, he said. Macasait said calamity affected members can submit their loan applications online using their My.SSS account from May 21 to August 20, 2024. Quoted, however, members must first visit the SSS Taiwan Foreign Office in Neho District, Taipei City to secure a calamity loan reference number or CLRN needed in their loan applications. CLRN is a unique 12 alphanumeric identifier provided to SSS members and among the requirements for the calamity loan, he explained. Under the CLAP, SSS Senior Vice President for Lending and Asset Management Group, Pedro T. Baoy, said qualified members can borrow a loan equivalent to 1 month's salary, credit, or up to 20,000 pesos. To qualify, Baoy said affected members must meet the following requirements. Have a My.SSS account at www.sss.gov.ph, have at least 36 monthly contributions, 6 of which must be posted within the last 12 months before the month of filing of application, must be an OFW SSS member, must be living, residing, or working in Taiwan during the time of the earthquake, must be 65 years old and below at the time of loan application, have not been granted any final benefit such as permanent total disability or retirement, have no past due SSS short-term member loans, and have no outstanding restructured loan or calamity loan.
Once approved, the loan proceeds will be credited to the member's registered Unified Multi-Purpose Identification or UMID ATM card or their active accounts with the Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network or PESONet participating bank, Bao explained. Key members could pay the calamity loan in 2 years or 24 equal monthly installment with an annual interest rate of 10%, and the 1% service fee has already been waived. Bao said the first loan amortization will start in the second month following the loan application date. For example, if their loan was approved on May 22, 2024, they will start paying their loan amortization by July 2024. He reminded member borrowers that the loan's payment deadline is every last day of the month following the applicable month. Quoted, if the deadline falls on a weekend or holiday, members can still make payment on the next working day. Late payments will be charged a 1% monthly penalty, he added. So ayun mga ka-vlogs, no? Ayun po sa binasa natin na statement doon sa website ni SSS hinggil nga po dito sa pag-claim ng calamity loan para sa ating mga apektadong OFW, mga nagtatrabaho man yan or naninirahan na miyembro ng SSS dyan sa may Taiwan na apektado po doon sa lindol na nangyari noong last month, April po, no? Ngayong taon lang yun mga ka-vlogs ay pwede po kayo mag-file ng inyong SSS calamity loan at makakuha ng equivalent ng isang buwan na sahod ninyo or up to 20,000 pesos. So, para po ninyo ito ma-avail at para po ninyo ito ma-file, no? Online lamang ito mga ka-vlogs gamit ang inyong my.sss account. So, kailangan talaga meron kayong my.sss account. Kung wala kayong yan, pwede kayong gumawa online mga ka-vlogs. Bisita lamang po kayo sa www.sss.gov.ph para makakreate kayo ng account at doon na po yun ang aplikasyon ng ating calamity loan mga ka-vlogs sa ating online portal. Bawat miyembro ng SSS ay meron dapat niyan mga ka-vlogs. And bago kayo makapag-apply sa online through your my.sss account, kailangan nyo munang pumunta sa foreign office, no, ng SSS dyan sa may Taipei City in Taiwan para makuha nyo po yung reference number kasi yun yung i-input nyo doon sa my.sss account para makapag-apply kayo, makapag-file ng inyong SSS calamity loan. So, gawin nyo na mga ka-vlogs ha, kahit paano, no, makakatulong po ito sa ating mga affected na mga OFW, mga naninirahan dyan sa may bansang Taiwan, no, na apektado doon sa napakalakas na lindol, no, more than 6 magnitude na lindol or 7 ba yon, no, na magnitude na lindol sa bansang Taiwan. So, good job SSS. Magandang balita ito dahil alam nyo, ayon na rin po sa binasa natin na statement nila sa kanilang website ay unang pagkakataon ito, first time ito ginawa ng SSS mga ka-vlogs na kung saan kinover po nila, no, ang mga SSS members na meron po mga sakuna, trahedya na nangyari na labas na po dito sa Pilipinas. Kasi di ba po dito sa ating bansa, sa Pilipinas, mabagyo man yan, lindol, nasunugan, or whatever, calamity, no, naapektado talaga, no, ang mga SSS members ay pwede tayong mag-claim ng ating SSS calamity loan. Pero hindi pwede or wala pa talagang nangyari na doon sa ibang bansa na meron mga ganoong mga trahedya sa kuna ay kinover po ni SSS. So ngayon lang po yung first time na nangyari, na ginawa ni SSS na yung mga apektado ng lindol sa bansang Taiwan na SSS members na OFW ay pwede pong mag-claim, mag-file ng SSS calamity loan. Kaya good job SSS, napakaganda po ng inyong programa ngayon, ha? Saludo po tayo dyan. And of course, mga OFW dyan sa Taiwan or kung saang dako ka man sa mundo, ayan, mag-iingat po kayo mga ka-vlogs, no? Pakikomento naman sa ating comment section na nasa baba kung saang parte kayo ng mundo, no? Sa mga OFW natin, aling bansa kayo,
or sa mga nag-migrate, no, or mga naninirahan sa ibang bansa, saan bansa ba kayo, pakikomento nyo nga sa ating comment section para alam ko po kung saan po nakaabot, no, itong ating video, mga ka-vlogs, para ma-shoutout ko kayo sa next upload video natin. So yun ha, sa mga OFW na affected ng earthquake or lindol sa bansang Taiwan, no, file your SSS calamity loan online gamit ang inyong my.sss account and get up to 20,000 pesos, mga ka-vlogs, mula sa SSS. So tayo magtapos sa video na to. Kung gusto niyo pong sumuport dito sa aking YouTube channel, i-click niyo lamang po ang ating super thanks button na nasa baba. At kung nais niyo pong maging miyembro sa aking channel, ayan po ang ating join button. Mamili ka ng mga perks, mga ka-vlogs, no? Nasa baba yan ang ating join button. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano, nabigyan tayo ng idea, ng kaalaman hinggil nga po sa mga benepisyo sa pagiging miyembro sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. At huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na andyan sa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat, totoo lamang.